Hello guys, welcome back to my channel. No, masyadong malapit. Good morning everyone. Medyo kagigising ko lang. I'm actually having my coffee right now. Ayan. So, nagmumuni-muni lang ako dahil naguguluhan na po ako kasi talaga. Naguguluhan na ako sa maraming bagay. Lalong-lalo na sa buhok ko. Tignan nyo naman guys. Ano ba yan? Yung buhok, may headband lang kasi kaya ganyan. Pero pag tinanggal ko yung headband, wala na. Lost na siya guys. So, ayan ang dilemma ko ngayon. So, hindi ko na alam kung ang itsura ko ay parang pa-Vegeta or you know, Dragon Ball Z. Vegeta. Ayan. Vegeta. Wow! Diba ang weird? O kaya para akong malaking ano, si Jack ng The Incredibles. Ang weird yan. So, dry na ang hair ko. Yan na yan. Kaya pagka sobrang, kaya gusto niya magkulay ng buhok. Ayan, sige, ganda pa. Gusto mo magkulay ng hair. O, ayan ang palalabasan. So, is the dryness, baby. Ayan, dryness is real, guys. Actually, nakakatawa kasi nagputol-putol po talaga yan. So, sa sobrang bleach. So, it really, pagka nagbe-bleach kayo, talagang kailangan ingatan. Ayan. Kung may man-batsing kami, mga baby hairs ako dyan. Yan yung mga, isa sa mga naging effect nung sobrang bleach. Ayan. So ngayon, I'm contemplating kung magpapagupit ako or hindi. Dahil syempre, parang ayoko naman ng i-sustain tong ganitong klaseng buhok. Dahil ang hirap, mahirap kasi kailangan mo siyang, aside from the purple shampoo to maintain the color, tsaka yung ang sabi nga nila is brassiness. Ayan, para matanggal yung brassiness of the hair, you have to always use purple shampoo. At syempre sa pandemya ngayon, hindi agad available yung purple shampoo kasi sa mga specialized store or salon ba tawag din doon, basta sa mga specialized store lang siya ng mga buhok na mabibili. And dito sa area namin, parang I'm not sure if there's out there near my area na store na mabibilang ko siya. So, ang hirap. And that's why I'm thinking, sige na, papagupit na ako ngayon. So, samahan niyo ako magpagupit, guys. And, of course, gusto ko kasing i-maintain na may color ng hair ko. So, I'm thinking of a color ng buhok. Pero magre-research muna ako ng isang anong haircut ang gagawin ko. I have the yung pangkulay na dyan, and then inisipin ko lang kung anong haircut ang kailangan kong ipagupit later on. So, ayun. And if you're new to my channel, anyway, if you're new to my channel, please don't forget to like this video. Share to your friends, to your families, please, and of course subscribe to my channel, and don't forget to hit that bell button para alam mo ang mga kainitaran ko sa buhay. And maraming salamat po dahil malapit na po tayo mag 1,000 subscribers. Woo! Yes. Akala mo naman 1,000,000, pero kasi pagka nag 1,000 ka na subscribers, na-meet mo na yung isa sa mga parang eligibility para ma-monetize ka. And then syempre we'll just have to work on the watch hours. So 1,000 kasi yung isa sa mga eligibility para ma-monetize ka, and then 4,000 watch hours. So please, sa mga subscribers ko, share my videos para marami pong makapanood, para ma-meet ko rin yung work, you know, watch hours this year, kasi kailangan daw yearly, parang ganun yung na-research ko. Pero ano man, mahaba pa naman ang paano. But thank you so much. I just wanna thank you for all of my subscribers. At salamat sa mga kaibigan ko na patuloy nanonood. Kilala nyo kung sino kayo. I truly appreciate it for supporting my channel. And thank you for the bottom of my heart. At ngayon, papagupit na tayo. Okay? See ya! Brah! There, guys. So, ito na. Papunta na po tayo sa barbershop.
And init, grabe ang init na talaga. It's summer, pero nakakasad kasi hindi tayo makakapag-beach. And ayun, sobrang grabe yung pawis ko. Pagbubuy, pinakita talaga sa inyo yung pawis. Pero yun, so pupunta na po tayong barbershop. Dahil sobrang bothered ako dito sa Bukat, sobrang malamang hindi mapaproud sa atin ang Jaboom Twins. Kasi dahil hindi sumusunod, sumusunod, sa galaw mo sumusunod. Hindi sumusunod ang air natin sa, ang air natin sa paggalaw natin. So excited na rin ako talaga magpagupit. Ang last kong pagupit ata is, I think December? Oh no, January. So ngayon ulit akong pag-uwis after 3 months. So, ayan. So, let's go. I'll see you again in a few. There! So, andito na tayo, guys. Papasok na tayo sa barbershop. Pero gusto ko mag-doble ng mask. Dahil medyo malapit-lapit ang contact natin sa tao, sa ibang tao. Just to be sure, ganun. Okay? Ayan. Pero sobrang init. Ayoko lumabas. Wala ka na. Sobrang init, guys. Look at that init. Right? Pero wala naman chance. Sorry ka na. Bye. See ya. So, nandito na po tayo. Ayan. So, ayan. Dito po tayo magkakagupit. Ewan ko na lang kung mamiss mo pa talaga na barbershop to. Barbershop. Ayan. Okay, let's go. Ayan, guys, so this is my new hair. Ayan, there. Meron akong pa-hiwa dito sa gilid. Pa-arte lang, bakit? Hindi niya lang medyo, hindi pa rin naubos yung mga may kulay natin buhok. So that was what I was expecting. So feeling ko, masyado kasing malalim yung pagka masyado itong iniklian, parang medyo pangit na ata. So, but I think we'll just have to wait until medyo tumubo pa ng konti yung buko para matanggal totally yung mga kulay-kulay na yan. Ayan, so, pero it's not bad. I mean, I like this hair. Thank you, Kuya JP. Hindi na ako nakapag-shoot doon. Dapat kanina interviewin ko siya ng konti. Pero medyo naka-idlip ako ng konti. So, medyo bumaba yung energy ko. Kung napansin nyo naman, I don't know, nag-timelapse kasi ako eh. Pero medyo inantok ako siguro. Ganun talaga. Lately, kapag nagpapagupit ako ng mga nakaraan, napansin ko medyo lagi ako nakakatulog. Siguro kapag minamasahe yung hair ko, I have that feeling of parang siguro calmness, comfortability. Oh, taray, comfortability. But yeah, that's I love the hair. Kuya JP ng barbershop. Okay, so nakakatuwa yung pangalan niyo, barbershop, na parang nawala na lang ng creative juices yung may-ari. Barbershop, just plain and simple. I'm gonna make a
barbershop business and I'm gonna call it barbershop. Oh, bakit? Ewan ko na lang kung magkamali pa yung mga tao na i-identify na, oh, barbershop nga. Parang ganun, di ba? So, but I love my hair. Thank you, Kuya JP. Kung taga-Pasig kayo and you're within the countryside area, ang barbershop po ay makikita doon sa terminal ng mga tricycle sa gilid ng opposite side ng terminal ng tricycle sa countryside. So, ayan, si Kuya JP really did a good job. I think ako, I like it. I don't know if you guys like it. Kung gusto niyo po ang haircut ko, please comment down below. I wanna hear your, or wanna see, kasi I'm gonna read them, so I wanna see your comments and if you like my hair. But ako, so far I think I like it. Ang lakas maka fresh. Ooh, fresh. ang tawag din yung angat-angat lang ng bangko, sariling bangko. So yun, so there, but I love it, I like it. Iba talaga yung feeling din ng kapag bago yung hair mo, nakaka-feel good talaga. And I don't feel parang ngayon, kahit siguro pagising ko, I don't really care about my hair na. I mean, kasi kanina talagang yun yung messy hair talaga. Messy hair, don't care talaga yung buhok natin kanina bago magupitan. As in, out of bed, tipong feeling ko kahit na hindi ka out of bed look talaga yun. But this one, I think this is really less to manage, di ba? Parang lagyan mo lang ng konting mga something-something dyan. I think it's good to go. So yun, I like it. Thank you again, Kuya JP, sa pagupit mo sa akin. At ako, gusto ko talaga yung hiwa-hiwa sa gilid na yan. Ayan. Okay, there you go, guys. So please, if you like this video, please like this video if you like it. Syempre, ganun naman talaga dapat. And then I will see you again. And please continue to subscribe to my channel. And there, hasta la vista. Mwah!